Panginoon na nagtira sa tinubos niyang bayan, nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Pipa na babago ang iyong kalaoban. Ayon dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng iyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagkanulo at pinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang dinaluhong Esteban. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon,
huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasangayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kubliyang ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda na pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iniingatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na buong mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." Ginoo wika nila, "Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po'y April 16, Martes, sa
third week of Lent, of Easter pala. Nasa Lent pa ako eh, no? Kahapon pa ako Lent ng Lent. Move on na, di ba? Move on. Easter na. Sinasabi po sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito na sa pag-aalay ng mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay at daluyan ng tubig ng buhay, itinuturo niya tayo sa tunay na pinagmumulan nito. At ito po ay sa pinagmulan niya, ang Ama sa langit. Ito po ang nasulyapan ni Esteban bago siya sumulong sa pinakamataas na antas ng pag-aalay ng sarili niyang kamatayan para sa kanyang pinananaligan. Ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Para sa kanya, bukas ang kalangitan. Kung paanong sa kanyang puso'y bukas din sa kapatawaran. Bago po siya nalagutan ng hininga, inarbor niya sa Diyos ang mga papatay sa kanya. Lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na pong panagutin sila sa kasalanang ito." Paano po kaya ito magagawa ng sinuman? Maliban kung napakadalisay ng kanyang puso't kalooban. Ito ho siguro ang meron kay Esteban. Kaya nga't ayon sa unang pagbasa kahapon, nang siya'y titigan ng mga nakaupo sa sinagoga, mukha ng anghel ang nakita nila. Nakita sa kanyang mukha ang kanyang purity of heart. Ganun nga ho talaga siguro, ano ho, makikita sa mukha kung anong nasa puso, lalo na sa mata, ano ho. Kasi daw yung mata ay window of the soul. Ikaw kaya, anong iyong nakikita pag tinitigan mo ang mukha ng iyong katabi? Hopefully, anghel din, ano ho? Sabihin mo nga sa kanya, sa iyong katabi, ngayon lang ako magaganito, ano? Sabihin mo sa kanya, isa kang anghel. Sige nga. Kakapanibago, ano? Ngayon lang tayo na ganito. Isa kang anghel. Baka nga naman, ano ho? Hindi natin alam. Kasi ang anghel, tagapagpahiwatig ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Kanyang mga mensahero ang mga anghel. Ito kaya ang ipinahihiwatig natin sa ating kapwa pag tinitingnan nila tayo, ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Siya ba ang dala nating mensahe? Mga kapatid, madadala lang po natin siya kung siya'y suma sa atin. Ano ho? We cannot give what we do not have. Di po ba? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin ngayong umaga, minamahal kong mga kapatid, hilingin na po natin sa Kanya na pagkalooban tayo ng lakas ng loob na iwaksin ang lahat na mga humahadlang sa atin para mapanahanan tayo ng Espiritong Banal na Kanyang minamarapat.
makahugot dinawa tayo ng pag-asa kay Esteban para sumaksi sa mga bagay na makalangit dito pa lamang, ngayon pa lamang. Maging inspirasyon dinawa natin ang mga gaya niya para hubugin ang ating buhay nang naaayon sa niloloob ng Ama na nasaksihan natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Siya na maamo, ngunit matapang. Katulad din ni Esteban, mapagpakumbaba, ngunit marangal. Payapa, ngunit malakas. Gaya ni Esteban, gugulin dinawa natin ang ating buhay at kung kinakailangan ay kamatayan sa pakikipagkapatiran at pagkakawang gawa hanggang sa maaabot ng ating kaya, hanggang sa maaabot nating kapitbahayan, hanggang sa maaabot ng ating panahon at sa abot ng ating lakas. Mahal na poong Jesus Nazareno, tustusan niyo po ang aming oras at lakas. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa tiyo
po ang lahat. Ting paghahai, ulitin natin na para marinig nyo. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi at buhay lagi ang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mundong
basbasan, itatit inianay. Buhay na kanak ang sa aming kaloob at pagsasalo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisitan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibindo ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati